mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibo Cable Television Network. Ito ang Kalibo Cable Weekend News. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Magandang araw, Kalibo. Ito ang Kalibo Cable Weekend News. Narito ang nangungunang balita sa linggong ito. Probinsya ng Aklan, isinailalim sa MECQ, iilang mga negosyo at establishmento hindi pinapayagang mag-operate. Nagpalabas ang provincial government ng Aklan na executive order kung saan isinailalim ang probinsya sa modified enhanced community quarantine na nag-umpisa nitong unang araw ng Agosto hanggang August 15, 2021. Nakasaad sa Executive Order No. 19 Series of 2019 na ipinagbabawal ang iilang mga negosyo at mga establishmento na mag-operate sa ilalim ng MECQ. Nakalagay sa Category 3 ng Executive Order ang mga sumusunod: indoor visitor or tourist attractions, silid aklatan, archives, mga museo, galleries, cultural shows, at outdoor tourist attraction. Bawal rin ang indoor and outdoor dining sa mga kainan, maliban na kung take-out o via delivery service. Ipinagbabawal ang mga meetings, seminars, conventions, exhibitions, and social events sa mga venue establishments. Kasama din sa Category 3 ang mga beauty salons, barbershop, beauty parlors, nail spas, pati na rin ang mga personal care services tulad ng makeup salons, medical aesthetic clinics, cosmetics o derma clinics, reflexology, aesthetic wellness and holistic centers at iba pang kagayang serbisyo. Dagdag pa rito, bawal din ang operasyon ng mga sinihan at amusement parks. Kasama ang casino, lottery, bars, clubs, karaoke, sabong at electronic sabong, amusement playground at iba pang makaparehas na establishmento. Ayon sa IATF, ipinapatupad ang ganito mga panununtunan sa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine upang maiwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19, lalong-lalo na ng mas nakakahawang variant sa pamamagitan ng physical contact sa ibang tao at mass gatherings. Sa ngayon, nasa high-risk classification pa rin ang probinsya ng Aklan base sa COVID-19 Situational Report ng Department of Health, Western Visayas, dahil sa mataas na daily attack rate ng COVID-19 at mataas na utilization rate ng quarantine facility sa buong lalawigan. John Ronald Guarin, Kalibo Cable News. Bagong curfew hours sa buong probinsya ng Aklan, mas pinahaba. My report si Jurely Vicente. Ang bagong curfew hours sa lalawigan ng Aklan ay magsisimula alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw simula August 1, 2021 at matatapos sa August 31, 2021 maliban na lamang kung magbabago ito batay sa rekomendasyon ng Provincial Interagency Task Force. Ito ay matapos isailalim ang probinsya sa Modified Enhanced Community Quarantine simula August 1 hanggang August 15, 2021. Kaugnay nito, ang lahat ng mga local government unit na sakop ng probinsya ay mandatory na ipapatupad ang kautosang ito. Hindi naman kabilang sa nasabing curfew ang mga nasa medical services, funeral service industry, emergency responders at delivery personnel. Jorily Vicente, Kalibo Cable News. Iilang mga probisyon ng Executive Order No. 19 ni Governor Miraflores mas pinahihigpitan. May report si Rio Trico. Nagpalabas ng bagong executive order si Aklan Governor Florencio Miraflores tungkol sa striktong implementasyon ng iilang mga probisyon ng Executive Order No. 19 Series of 2021 na ipinalabas nitong August 1. Dahil nasa 45% pa rin ang positivity rate ng Aklan simula July 25 hanggang August 1, rason kung bakit nasa high-risk classification ang probinsya, ipinag-utos ng gobernador sa pamamagitan ng Executive Order No. 20 na ang lahat ng business establishments na pinapayagang mag-operate sa ilalim ng EO No. 19 ay magbubukas lamang mula alas 6 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, maliban lamang sa mga public at private hospitals, pharmacies, drugstores, health emergency at frontline services kasama na ang mga dialysis centers, chemotherapy centers, HMOs, health insurance providers, disaster risk reduction management officers at public safety officers at iba pang mga kahalintulad na serbisyo. Kasama rin sa mga exempted ang mga media establishments, funeral at embalming services, security personnel, licensed by the PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies,
Lahat naman ng operasyon ng mga private at public government offices ay magsisimula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon maliban na lang sa mga nabanggit sa Section 1. Pinapayagan naman na mag-operate ang mga public transportation simula alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon maliban na lang sa mga emergency cases at mga bus na dumadaan sa probinsya na gumagamit ng roll-on, roll-off vessel. Epektibo kaagad ang nasabing EO hanggang August 15, 2021. Samantala, dahil sa bagong EO, nagpalabas na rin ng abiso ang Philippine Coast Guard Aklan hinggil sa operasyon ng motorboats na bumabiyahe sa Tabon to Tambisaan Port sa isla ng Boracay. Ayon sa abiso, simula August 5, alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon na lang ang bagong oras ng operasyon nito. Rio Trico, Kalibo Cable News. Ilang mga lugar sa probinsya ng Aklan nagbistulang ghost town sa unang araw ng pagpapatupad ng Executive Order No. 20 ng provincial government. Dahil sa ipinapatupad na Executive Order No. 20 ng gobyerno probinsyal ng Aklan, nagbistulang ghost town ang mga bayan sa unang araw ng papatupad ng polisiya kung saan inatasan ng gobyerno ng Aklan na ang lahat ng mga business establishments ay kailangang magsara ng operasyon sa alas 4 ng hapon. Layunin ng regulasyong ito na malimitahan ang pagtitipon ng mga tao sa mga establishments, maging sa mga kalye. Rason kung bakit nahahawaan ng coronavirus disease ang isang individual. Makikita sa mga larawan na mataas pa rin ang sinad ng araw, wala na mga bukas na mga bilihan sa kada kanto at kahit hanggang alas 6 pa ng gabi ang operasyon ng pampublikong sasakyan, wala ni isang tricycle ang makikita sa kalsada. Bilang ito ay isang inisyatibo ng gobyerno probinsyal, inaasahan nilang bababa ang kaso sakaling sundin at seryosohin ng publiko ang mga polisiya maging ang safety and health protocols. John Ronald Guarin, Kalibo Cable News. Dahil sa pagdami ng mga namamatay sa COVID-19, krematoryum sa Iloilo, tigil muna sa pagtanggap ng mga namatay. Suspendido muna sa ngayon ang pagtanggap ng isang krematoryum sa Iloilo dahil sa pagdami ng mga namamatay sa COVID-19. Dahil dito, agad na nagpalabas ang Aklan Provincial Government na nag-aabiso sa mga alkalde na ang krematoryum facility na Gigato Abensha Funeral Parlor and Krematoryum sa Iloilo ay pansamantalang naghinto ang crematorium services simula August 2, 2021 dahil sa pagdami ng mga dinadalang bangkay araw-araw. Ayon kay Governor Florencio Miraflores, pinapayuhan ang mga LGUs na maghanda ng burial grounds o libingan para sa mga COVID-19 victims ang kani-kanilang bayan at i-obserba ang proper protocols sa pag-aasikaso ng mga namatay. Dahil sa problema sa krematoryum sa Iloilo, dalawang namatay sa COVID-19 sa Kalibo, inilibing nitong August 2 ng gabi sa magkahiwalay na sementeryo. Inilibing ang mga ito sa lalim na 6 feet, isa sa Kalibo Municipal Cemetery at isa sa pribadong sementeryo. Hiling ng alkalde ng Kalibo na si Mayor Emerson Lachica na magkaroon ng lupang paglilibingan ng mga namatay dahil sa COVID-19. Nauna nang sinabi ng opisina ng Provincial Health Office na umaabot sa 4 o 5 ang mga namamatay dahil sa COVID-19 sa probinsya ng Aklan kada araw. Babu, patay free! Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. Case fatality rate ng COVID-19 sa Aklan mas mataas kaysa sa national average. May report si John Ronald Guarin. Inihayag ni Aklan Provincial Governor Florencio Miraflores na mas mataas ang fatality rate ng COVID-19 sa Aklan ikumpara sa national average. Ayon kay Miraflores, mahigit 2.19% ang case fatality rate ng Aklan, medyo mas mataas sa national average na 1.75%. Dagdag pa niya, dapat ilibing ang mga namatay dulot ng COVID-19 sa loob ng 12 oras kaya't pinaghandaan na niya ang mga municipal mayors sa kanilang mga municipal cemeteries matapos nag-inform ang management ng isang funeral and crematory sa Iloilo City na hindi na muna sila tatanggap ng nasabing serbisyo sa loob ng 2 linggo dahil sa sobrang raming ikinikremate araw-araw. Sa kabuuan, nasa 1,834 active cases ng COVID-19 ang naitala ng Department of Health Western Visayas sa probinsya ng Aklan base sa kanilang pinakahuling COVID-19 regional case bulletin. John Ronald Guarin, Kalibo Cable News.
supply ng COVID-19 vaccine sa probinsya ng Aklan na nananatiling kulang pa rin. Alamin sa report ni Era Joy Briones. Hindi pa kasya ang mga bakunang dumadating sa Aklan para mabakunahan ang lahat ng mga residente. Ayon kay Aklan Governor Florencio Miraflores, hindi pa naabot ang 3% vaccinated result sa probinsya. Aminado naman ito na mabilis ang pag-administer ng vaccine laban sa nakakahawang virus, subalit kulang pa rin ang supply na bakuna. Napag-alaman na sa bawat bayan sa probinsya ay may 2 vaccination sites at maraming vaccination teams. Kaya naman, paalala ni Governor Miraflores na kailangang magpabakuna ang publiko upang makamet ang herd immunity sa probinsya ng Aklan. Kaya kapag may tsansang makapagbakuna, ay magpabakuna na agad para na din sa proteksyon ng lahat. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagbabakuna ng bawat bayan sa Aklan. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Healthcare utilization sa probinsya ng Aklan nasa critical level na. May report si John Ronald Guarin. Umabot na sa critical level ang healthcare utilization sa probinsya ng Aklan dahil sa walang tigil na pagtaas ng mga kaso ng nahawaan ng COVID-19. Ayon sa naging kumpirmasyon ni Aklan Governor Florencio Miraflores sa isang radio station nitong Miyerkules, mahigit 50% sa mga tinetest sa COVID-19 sa probinsya ay lumalabas na positibo sa naturang sakit. Mahigit 80% occupancy rate na ang referral center ng probinsya sa COVID-19 at maging ang 300-bed capacity ng provincial hospitals. Nakapagtala rin umano ng beta variant sa probinsya, ngunit hindi pa natutukoy o nadedetect kung may delta variant na nakapasok dito. Dagdag pa ni Miraflores, nag-umpisa ang surge ng mga kaso nitong Mayo at hinala ng gobyerno probinsyal na maaaring nakapasok na ang delta variant sapagkat halos buong pamilya na ang natatamaan ng coronavirus disease. Kaya't kailangan ng asahan na may lumabas na resulta na mayroon ngang delta variant sa Aklan sapagkat ang unang delta variant na lumabas sa Panay ay nadetect sa Pandan Antique at pumunta ang mga nagpositibo sa nasabing variant sa isang pribadong ospital sa bayan ng Kalibo sa Aklan. John Ronald Guarin, Kalibo Cable News. Lalawigan ng Aklan maaaring isailalim sa SEQ dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19. May report si Jorile Vicente. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Aklan, ay maaring ilagay ito sa Enhanced Community Quarantine o ECQ. Ito ay batay sa pahayag ni Aklan Governor Florencio Miraflores sa exclusive interview ng isang national na radio station. Ayon sa kanya, hihilingin ito sa national government na ilagay ang probinsya sa ECQ kapag patuloy ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Dagdag pa ng gobernador, nakakaramdam siya ng pangamba na posibleng nakapasok na sa probinsya ang mas nakakahawang Delta variant. Matatandaan na ang probinsya ay isinailalim sa General Community Quarantine with Heightened Restriction bago inilagay sa Modified Enhanced Community Quarantine dahil sa tumataas na kaso ng mga nagpositibo sa COVID-19. Jorile Vicente, Kalibo Cable News. Provincial Health Office Aklan nirerekomenda na mag-self-isolate agad kapag nakakaramdam ng sintomas ng COVID-19. May report si Era Joy Briones. Ininganyo ng Provincial Health Office or PHO Aklan ang publiko na agad nang mag-isolate sa oras na makaramdam ng sintomas ng COVID-19. Sinabi ni Dr. Cornelio Quachon Jr. ng PHO Aklan na kung may nararamdaman man na gaya ng ubo, sipon, lagnat ay mas makakabuti anya na mag-isolate na para hindi makahawa sa miyembro ng pamilya at para na din hindi na kumalat ang virus. Karamihan kasi sa mga nagpupositibo sa ngayon ay ang magkakapamilya na nakakaramdam ng sintomas kaya mas dumadami pa
ang nahahawaan. Aminado naman si Dr. Quachon na patuloy na tumataas ang kaso sa Aklan at mahirap ng pigilan nito sa loob ng 2 linggo kahit na nasa Modified Enhanced Community Quarantine ng Aklan. Kaya naman, makakatulong kapag ang lahat ay makiisa gaya ng pag-self-quarantine. Ganun din, pinapabilis na nila ang contact tracing ng mga high-risk contact ng pasyente para maagapan ng mas maaga at makapag-isolate na sila. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Pagdeklara ng granular lockdown sa mga lugar na may mahigit 10 kaso ng COVID-19 sa bayan ng Kalibo, aprobado na. May report si Rio Trico. Aprobado na sa Sangguniang Bayan ng Kalibo ang Draft Resolution No. 505 Series of 2021 o ang paghiling sa Municipal Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o MIATF na magpatupad ng granular lockdown sa mga lugar, kalye at sityo sa 16 na barangay na sakop ng Bayan ng Kalibo kapag may 10 o mahigit pang kaso ng coronavirus disease. Ipinanukala ni Kalibo SB member Wenjoy Villanueva French ang nasabing resolusyon para maiwasan ang mabilis na pagkalat ng COVID-19 lalong-lalo na ng ibang mga variants na nakapasok sa probinsya gaya ng 3 kaso ng Beta variant. Napag-alamang ang bayan ng Kalibo ay may 2,121 na kabuang kaso ng COVID-19 as of August 1 ngayong taon. 1,721 ang mga gumaling, 333 ang mga aktibong kaso at 67 ang namatay. Rio Trico, Kalibo Cable News. Quarantine pa sa bayan ng Kalibo, ipamimigay mismo sa kabahayan ng mga residente. Alamin sa report ni Era Joy Briones. Direktang pupunta ang mga barangay officials ng Poblasyon Kalibo sa bawat bahay ng mga residente para ibigay ang kanilang quarantine pass upang maiwasan na din ang mass gathering. Ayon kay Barangay Captain Nel Candelario ng Poblasyon Kalibo, magstay at home muna ang lahat para na din sa kanilang kaligtasan. Pinahihintulutan lamang na mabigyan ng quarantine pass ang mga residente kung ito'y essential o importante. Sa pamamagitan nito, mas maiiwasan ang pagkalat ng virus kung limitado lamang ang galaw ng mga tao. Ito'y kaugnay sa pagsailalim ng probinsya ng Aklan sa Modified Enhanced Community Quarantine nitong August 1 hanggang 15, 2021. Dahil na din sa patuloy na pagtaas ng kaso ng mga nagpupositibo sa COVID-19. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Pagbabantay sa border checkpoints, lalo pang pinagtibay ng Kalibo PNP. May report si Isamay Saulda. Lalo pang pinagtibay ng Kalibo Municipal Police Station ang pagbabantay sa mga border checkpoints sa mas tiyak na pagsunod ng publiko sa mga minimum health protocols. Base sa naging pahayag ni Police Lieutenant Colonel Belshazzar Villanoche ng Kalibo PNP, ang kanilang hanay ay nagdagdag na ng mas maraming tauhan para sa mas masusing pagbabantay at pagbibigay seguridad sa publiko. Kaugnay nito, ilan na sa mga kapulisan ang ini-assign ng ahensya sa mga pampublikong lugar tulad ng Kalibo Public Market at iba pang establishmento para sa pagtiyak na ang lahat ay sumusunod sa mga minimum health standards. Nananawagan naman si Villanoche sa bawat barangay na mabigyan sila ng listahan ng mga individual na nabigyan na ng quarantine pass para sa mas madaling pagkilala kung ito ay essential worker o traveler. Inutusan naman anya ang mga barangay officials na mas higpitan ang kanilang pagbabantay sa kani-kanilang barangay checkpoints, pati na rin ang hindi paghihintulot sa mga walang quarantine pass. Sa ngayon, marami ng mga individual ang nadadakip ng PNP dahil sa nahuhuling lumalabag sa mga minimum health protocols tulad ng hindi pagsusuot ng face mask at face shield, gayon din ang hindi pagsunod sa nakatakdang curfew. Isa May Zaulda, Kalibo Cable News. LGU Kalibo dinagdagan ng manpower para sa contact tracing, vaccination encoders at LCC staff. May report si Jurnee Vicente.
Bilang tugon sa mga dumadaming unemployed workers, ang Kalibo Municipal Public Employment Service Office ay nagbigay ng trabaho para sa mga nawala ng trabaho o displaced workers sa pamamagitan ng Local Emergency Employment Assistance Program. Ang mga beneficiaries ay magsisilbing complementary manpower sa ahensya upang mapabilis ang pagbibigay ng serbisyo at palakasin ang COVID-19 response sa munisipalidad. Ang 30 newly hired workers ay magsisilbi bilang contact tracers, vaccination encoders at admin staff para sa ligtas COVID centers. Jorilee Vicente, Kalibo Cable News. Body-worn camera para sa Kalibo Municipal Police Station, hinihiling ng SB Kalibo kay PNP Chief Guillermo Eleazar. May report si Isa May Zaulda. Pinagpaplanuhan sa ngayon ng sangguniang bayan ng Kalibo na magsagawa ng isang resolution na humihiling na isama ni Philippine National Police Chief Guillermo Eleazar ang Kalibo Municipal Police Station sa 171 priority unit na mabibigyan ng body-worn camera. Ipinahayag naman ni sangguniang member Augusto Tolentino sa isang radio station na ang naturang body camera na gagamitin ng mga pulis ay makakatulong sa kanilang isinasagawang operasyon at pupwedeng gamiting ebidensya sa pagsampa ng kaso. Dagdag pa niya, makakatulong din ang body camera na maiwasan ang pag-abuso ng mga kapulisan sa kanilang trabaho at sinisiguro rin ito ang pagkakaroon ng transparency sa mga operations na inilalagay sa alanganin ang law enforcement agency. Inaasahan naman ni SB Tolentino na matugunan ang kanilang hiling kay PNP Chief Eleazar lalo na't sentro ang bayan ng Kalibo sa probinsya ng Aklan. Isa May Zaulda, Kalibo Cable News. LGU Makato nagpalabas ng schedule para sa operasyon ng Makato Public Market. May report si Erajoy Briones. Nagbigay na ng schedule ang LGU Makato para sa mga residente doon base na rin sa EO No. 34 ni Mayor Abencio Torres. Ang operasyon ng Makato Public Market ay magsisimula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, Lunes hanggang Sabado. Samantala, ang araw ng Linggo ay sarado naman para sa disinfection. No face mask, no face shield, no quarantine pass, no entry policy. Sa kabilang dako, ang araw ng Lunes at Huwebes ay para sa mga barangay Kalimbahan, Tina, Castillo, Mantigib, Kahilo at Kalangkang. Martes at Biyernes naman ay para sa barangay Baybay, Alibagon, Tugas, Aglukay, Kabatanga at Kayangwan. Samantala, ang Sabado at Miyerkules ay para sa poblasyon Bagong Baryo, Libang, Tibyawan, Agbalogo at Dumga. Pinapaalalahanan din ang lahat na sundin ang ibinigay na schedule at mag-obserba sa minimum health protocols at social distancing. RJ Briones, Kalibo Cable News. Department of Trade and Industry patuloy ang pagmonitor sa mga bilihin sa Aklan ngayong nasa MECQ. Patuloy sa ngayon ang ginagawang monitoring ng Department of Trade and Industry sa mga bilihin ngayong isinailalim ang Aklan sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ. Sa panayam ng Kalibo Cable News Team kay Ms. Maria Carmen Etoralde, DTI Aklan Provincial Director, patuloy ang kanilang monitoring sa mga presyo ng mga bilihin o ang mga basic commodities at basic necessities. Aklan continues mag-aaraton ng monitoring it prices and supply it mga basic necessities and prime commodities. So far, hayo ko makita na-receive nga report na may mga shortages sa especially sa basic necessities and prime commodities na kinamonitor it DTI, no? Yung mga products under sa jurisdiction ng DTI rin daw kinamonitor. This includes sa mga basic necessities, sa mga noodles, sardines, mga gatas, no? So those are the basic necessities, mga manufactured goods under sa jurisdiction ng Department of Trade and Industry. Dagdag ni Etoralde, wala pa silang naiulat na nagkaroon ng overpricing at kakulangan ng supply. Patuloy naman ang DTI na naghahanap ng paraan
kung sakaling kulang ang supply ng mga bilihin na pangunahing kailangan ng mga Aklanon ngayong nasa mas mahigpit na quarantine classification ang probinsya ng Aklan. So sa ating mga consumers, no, padayon do pag-monitor it BTI sa ating mga prices and supply it basic necessities and farm commodities. So i-avoid yan natin do panic buying kasi raya rin nag-cause it shortages, no, sa maraya ng mga basic necessities and farm commodities. Do BTI man hay nag-usoy man it para ano kung in case na may kulang do atong supply hay ga usoy kita it paraan para lagi na contact natin do mga suppliers, mga producers para ma-replenish do inventory ko mga produkto na kinahangan ko ato mga consumers. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. LTO Aklan nagpalabas ng advisory tungkol sa pagsarado ng kanilang opisina. May report si Jorile Vicente. Ipinapaalam sa publiko ng Land Transportation Office Kalibo na pansamantalang isasara ang kanilang opisina simula August 5, 2021 araw ng Webes. Ito ay matapos magpositibo sa COVID-19 ang ilang mga empleyado nito. Kaugnay nito ay suspindido muna ang kanilang trabaho at serbisyo sa opisina. Samantala, maglalabas naman ng advisory ang LTO Kalibo kung kailan muling magpapatuloy ang kanilang operasyon. Jorile Vicente, Kalibo Cable News. No Movement Sunday sa ilang bayan sa Aklan ipinatupad. May report si Ira Joy Briones. Isang hakbang ang ginawa para mas maiwasan pa ang pagkalat ng virus sa probinsya ng Aklan. Una na dito ang pagsunod sa patakarang No Movement Sunday, kung saan sa araw ng Linggo nananatiling sarado ang lahat ng mga establishmentong komersyal at mas pinahigpit ang pagtupad ng border control sa mga barangay. Natatanging butika at gasolinahan lamang ang pinahihintulutang magbukas. Sinabi din ni Malinaw Mayor Josephine Iquina na ang mga authorized person outside of residence na may mahalagang pupuntahan o mga essential workers lamang ang pinapayagang makalabas sa araw ng Linggo. Nilinaw din sa lahat na ang quarantine pass ay para lamang sa loob ng bayan. Samantalang ang travel pass naman ay kung pupunta ng Kalibo. Limitado sa 15 kada araw ang binibigay nilang travel pass sa mga essential travel. Matatandaan na ang Modified Enhanced Community Quarantine sa Aklan ay tatagal pa sa August 15. RJ Briones, Kalibo Cable News. LGU Altavas na mahagi ng food pack sa mga establishmentong apektado ng MECQ. Alamin sa report ni Jorile Vicente. Namahagi ng food packs ang local government unit ng Altavas sa mga establishmentong apektado ng enhanced community quarantine sa bayan ng Altavas. Pinangunahan naman ng kanilang alkalde na si Honorable Denery Fall Jr. ang pagbibigay ng nasabing tulong sa mga ilang benepisyaryo. Kabilang sa mga nakatanggap ng ayuda ay ang mga nagtatrabaho sa barbershop, beauty parlor at spa na pansamantalang nagsarado matapos isinailalim sa MECQ ang probinsya ng Aklan. Ang mga food packs ay galing naman sa DSWD Region 6 na hiniling ng LGU Altavas para sa mga Altavas noon, lalo na sa mga naapektuhan ng community quarantine. Jorile Vicente, Kalibo Cable News. DSWD Region 6 patuloy ang pagbibigay ng food pack sa maapektado ng mahigpit na quarantine restrictions. May report si Rio Trico. Dumating na sa probinsya ng Aklan ang 1,700 family food packs nitong Sabado, July 31 bilang bahagi ng tulong mula sa Department of Social Welfare and Development Office Region 6. Ipamimigay ang mga food packs sa mga lokal na pamahalaan na lubhang apektado dahil sa pagdeklara sa buong probinsya ng Aklan sa Modified Enhanced Community Quarantine simula August 1 hanggang August 15.
Ayon sa datos mula sa DSWD Region 6, umabot na sa 36,327 na family food packs ang naipamahagi sa probinsya ng Aklan o katumbas ng 15,448,400 pesos ang kabuang cost of assistance ng disaster relief operation sa taong 2021. Rio Trico, Kalibo Cable News. Pagbabakuna at disiplina, malaking tulong para labanan ang pandemya. May report si Era Joy Briones. Makakabuti para sa lahat kung susundin palalo ang minimum health standard, ganun din ang patuloy na pagbabakuna ng mga residente para mapigilan pa at mapabagal ang pagkalat ng virus. Naniniwala dito si Navas Mayor James Sulanoy na ito ang kailangan para maprotektahan ng iba, lalo na ang pamilya at komunidad. Dagdag din niya na maraming taga-Navas ang nais ng magpabakuna matapos na malaman nito ang epekto at proteksyon ng bakuna para malabanan ang nakakamatay na virus. Ang mga bakuna ay dumaan sa masusing pag-aaral ng mga eksperto, kaya huwag dapat matakot, bagkos makakatulong ang mga ito para maprotektahan at mapalakas pa ang ating immune system upang malabanan nito ang virus. Kaya naman, inaanyahan niya ang lahat na patuloy na sundin ang patakaran at manatili lang sa mga tahanan kung wala namang mahalagang pupuntahan para hindi na makuha pa ang virus. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Mga sports activities sa isla ng Boracay ipinatigil. May report si Isamay Saulda. Nagpalabas ng abisang Philippine Coast Guard Station Aklan na hindi muna papayagan sa isla ng Boracay ang mga sea sports activities dahil sa pagsasailalim sa probinsya ng Aklan sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ matapos ang patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lugar. Kaugnay nito, tanging pangingisda lang ang papayagan sa karagatang sakop ng probinsya ng Aklan. Ang naturang abiso ng Philippine Coast Guard Station Aklan ay epektibo nitong August 1 hanggang August 15, 2021. Isa May Saulda, Kalibo Cable News. Mga workers na papasok sa isla ng Boracay kinakailangang sumailalim sa antigen test. Alamin sa report ni Rio Trico. Nagpalabas ng abiso ang lokal na pamahalaan ng Malay tungkol sa pagpapatupad ng antigen testing sa mga nagtatrabaho sa isla ng Boracay dahil na rin sa mabilis na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa probinsya. Ayon sa Facebook post ng LGU Malay, isa sa ilalim sa antigen testing ang mga nagtatrabahong aklanon sa isla sa mga clinics na sertipikado ng Municipal Health Office sa mainland Malay. Bukas naman araw-araw ang mga nasabing clinics mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Papayagan pa rin naman na makalabas ng bayan ng Malay ang mga aklanon workers, ngunit dapat ay hindi lalampas sa 12 oras. Kapag sobra 12 hours na nasa labas ng Malay ay i-require na ng antigen test bago makabalik sa isla. Bibigyan naman ng card ng Peso Malay ang mga lalabas kung saan ilalagay ang oras ng pag-alis para sa maayos na pag-track. Exempted naman ang mga workers na may RT-PCR test sa nasabing antigen testing at ganun din ang mga workers na nakatira sa bayan ng Malay. Ang mga magpo-positibo naman sa antigen test ay sasailalim sa RT-PCR confirmatory swab test. Matatanda ang makukuha ang resulta ng antigen test sa loob lamang ng 15 hanggang 30 minutes. Rio Trico, Kalibo Cable News. Border restrictions sa probinsya ng Antique, mahigpit na ipinapatupad. May report si Randy Nakuspag. Mahigpit na ipinapatupad sa ngayon ang border restriction sa probinsya ng Antique matapos itong isailalim noong nakarang araw sa General Community Quarantine with Heightened Restrictions. Nakalagay ang kanilang border controls sa bayan ng Hamtik, Aninii, Pandan at Libertad, kung saan bantay ito ng mga kapulisan kasama ang mga municipal task force.
Batay sa bagong executive order ni Antique Governor Rodora Cadjau, tanging essential travelers lamang ang pinapayag na makapasok sa mga provincial border controls, kalakip ang kanilang mga travel pass na mula sa mga local government units. Batay sa mga nakadeploy na pulis, pangunahing problema sa mga travelers ay kulang sa mga requirements na pinapakita. Pinapaalahana naman na ang mga pumapasok sa border controls ay mayroong travel pass na mula sa LGU at hindi sertifikasyon mula sa barangay. Ang mga nagbabiyahe naman at nagdi-deliver ng mga essential products at goods ay kinakailangan rin magpakita ng valid ID at travel pass mula sa kanilang lugar. Randy Nacuspag, Kalibo Cable News. Mga nabakunahan na sa probinsya ng Antique, umabot na sa 14%. Alamin sa report ni Rio Trico. Umabot na sa 14% ang mga nabakunahan sa probinsya ng Antique ayon sa pinakahuling report ng Antique Provincial Health Office as of August 3. Napag-alamang sa 380,271 na kabuuang target population na mabakunahan ay umabot na sa 14% o katumbas ng 52,142 katao ang nakatanggap ng bakuna. Lumalabas sa datos na ang kabiserang bayan ng San Jose de Buenavista ang may pinakamataas na numero ng nabakunahan na umabot sa 10,145. Sinundan naman ito ng bayan ng Pandan na may 9,217, Kulase na may 3,769, Caluya na may 3,222 at Tobias Fournier na may 3,002. Karamihan sa mga nabakunahan ay kasama sa A1 o mga frontline healthcare workers, A2 o mga senior citizens, at A3 o mga nasa edad 18 pataas na may comorbidities. Dahil naman sa mga naitalang kaso ng Delta variant ng COVID-19 sa probinsya ng Antique, nananawagan si Governor Rodora Cadjau sa mga nasasakupan nito na magpabakuna para mas mabilis na maabot ang herd immunity na 70% ng kanilang population. Matatandaang ang probinsya ng Antique ay sinailalim sa General Community Quarantine with Heightened Restriction mula August 1 hanggang August 15 ngayong taon. Rio Trico, Kalibo Cable News. Iloilo City mananatili sa ECQ. Iloilo Province isa sa ilalim sa MECQ simula August 6 hanggang August 15. May report si Julie Vicente. Mananatili sa Enhanced Community Quarantine ang Iloilo City hanggang August 15. Ito ang ipinahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque batay sa rekomendasyon ng Interagency Task Force na inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Isa ilalim naman sa Modified ECQ ang Iloilo Province hanggang August 15. Matatandaan na nitong nakaraang araw, isinailalim ang Iloilo City at Iloilo Province sa ECQ mula August 1 hanggang August 7 batay sa unang quarantine classification na ipinalabas ng IATF. Jorilee Vicente, Kalibo Cable News. No vax, no entry, ipinapatupad sa Iloilo City Hall. Alamin sa report ni Isabel Zaulda. Tanging mga fully vaccinated na individual lang ang pinapayagang makapasok sa Iloilo City Hall sa buong linggo na mag-uumpisa sa August 2, 2021. Ayon kay Mayor Jerry Trenas ng Iloilo City, ipinatupad ang no vax, no entry sa naturang lugar para maiwasang makapasok at dumami ang kaso ng Delta variant sanhi ng COVID-19 sa City Hall. Makakatulong din umano ang bagong patakaran na ito sa mga government workers, gayon din sa mga City Hall visitors. Mananatili naman sa work from home ang mga empleyadong hindi pa nababakunahan. Dagdag paalala naman ng alkalde sa publiko na hindi pa rin pupwede ang mga mass gatherings sa lugar at panatilihin pa rin ang pagsunod sa mga minimum health standards. Isa May Zaulda, Kalibo Cable News. Mga bakunang binili ng Iloilo City, nagsisidatingan na. May report sa Erajoy Briones.
Ang mga COVID-19 vaccines na binili ng lungsod ay nagsisidatingan na. Kaya naman inanunsyo ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas na binuksan na nila sa lahat ng mga residente ng syudad na nakapag-pre-register na sa COVID-19 vaccination program. Dagdag pa nito na may team na kukontak sa mga nagpa-pre-register para mabigyan sila ng vaccination ticket. Samantala, ang mga senior citizens naman ay hindi na kinakailangan pang magparehistro at kailangan lang nilang magpakita ng senior citizens card. Inaasahan na sa patuloy na pagbabakuna ay maaabot na ng lungsod ang herd immunity at masiguro ang safety ng bawat isa. Ito din ang paraan para malabanan ng pandemya upang bumalik na sa dati ang lungsod. RJ Briones, Kalibo Cable News. Biyahe papuntang Iloilo, mas pinabilis na kumpletong konstruksyon ng bypass road. May report si Isamay Zaulda. Pinuksan na sa publiko ang bypass road papunta sa Northern Iloilo na makakatulong sa mas pinabilis at magaang biyahe patungo sa naturang lugar na may 1.75 kilometers na nagdudugtong sa Iloilo East Coast at Capiz Road sa bayan ng Barotac Nuevo. Ang proyektong ito ng Department of Public Works and Highways Region 6 ay umabot sa 136.294 million ang halaga. Umabot naman sa 19.598 million ang nagastos ng DPWH Iloilo, Second District Engineering Office nitong 2020 para makumpleto ang proyektong ito. Ayon kay DPWH 6 Regional Director Leia N. Delfinado, ang bypass road sa bayan ng Barotac Nuevo na binuksan sa publiko ang magiging alternate route sa mga biyahero at motorista na babiyahe sa hilagang bahagi ng Iloilo Province. Dagdag pa niya, masusolusyunan din ito ang traffic sa bayan ng Barotac Nuevo, pati mas lalong mapapabilis at mapapagaan ang biyahe ng mga biyahero papunta sa kani-kanilang destinasyon sa Northern Iloilo at iba pang kalakip na probinsya ng Capiz at Aklan. Samantala, ang bypass road ay makakatulong sa mas marami pang oportunidad para sa mga residente ng Barotac Nuevo at iba pang bayan sa 4th Congressional Districts ng Iloilo. Isa May Zaulda, Kalibo Cable News. Oxygen tank sa Cebu City naging in demand. May report si Isamay Zaulda. Dahil sa biglang pag-akyat ng kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Cebu at ang patuloy na pagdagsa ng pasyente sa mga ospital, nagiging in demand na sa lugar ang oxygen tanks. Ayon kay Kevin Cates Ravelo, sales clerk ng Sanjo Medipharma Philippines, ang kanilang 38 stocks ng oxygen tank ay sold out na kung kaya't napagdesisyon na nilang umorder ng panibagong batch kung saan nakapending pa ang kanilang order na nasa 15 na oxygen tanks. Kiit naman ni Ravelo na wala umanong kakulagan sa oxygen tanks ang lungsod. Dagdag pa niya, ang kadalasang bumibili ng oxygen tanks ay mga kapamilya ng COVID-19 patients na na-admit sa ospital habang ang iba naman ay dinadala sa kanilang bahay. Ipinahayag naman ni Cebu City Councilor Dave Tumulak, ang mabilis na bentahan ng oxygen tanks sa lungsod ay nagpapakita na punuan na ang kanilang mga ospital kung kaya't umaapila siya ng tulong sa national government. Samantala, umabot naman sa 8,950 pesos ang presyo ng oxygen tank na may 18.40 kilos o 40 pounds at ang refill nito ay nagkakahalaga ng 650 pesos. Habang nasa 5,950 pesos naman ang 9.07 kilo o 20 pounds na oxygen tank at nasa 450 pesos naman ang presyo ng refill nito. Isa May Zaulda, Kalibo Cable News. Pagkalat ng fake news na hindi makakatanggap ng ayuda pag hindi pa nabakunahan, iniimbestigahan ngayon ng NBI. Alamin sa report ni Era Joy Briones. Binalaan na MMDA Chairman Benhor Abalos ang mga nagpapakalat sa social media
na hindi makakatanggap ng ayuda ang mga hindi pa nabakunahan kontra COVID-19. Ayon pa sa kanya, iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation or NBI ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon at nanggugulo lang sa harap ng pagsisikap ng pamahalaan na makatulong sa mga residenteng apektado ng COVID-19 pandemic. Kaya naman, naging dahilan nito para magkagulo ang mga tao na makahabol na mabakunahan dahil sa hindi makabuluhan at walang katuturan na fake news. Matatandaan din na may ilang kumakalat na sabi-sabi na kapag walang bakuna, walang trabaho. Kung saan ito'y hindi totoo dahil base sa Republic Act 11525 ay nagsasaad na ang vaccine card ay hindi dapat gawing dagdag requirement para sa paghahanap ng trabaho. Kaya naman nagpaalala ang Department of Health na ugaliing alamin ang tamang impormasyon mula sa mga litihimong sources. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Silver na medalya sa boxing competition sa Tokyo Olympics na sungkit ng Pilipinas. Isang makasaysayan na naman at tagumpay ang nakamit ng Pilipinas dahil nakuha ni Nesty Petesio ang silver na medalya sa boxing women's featherweight division sa Tokyo Olympics nitong August 3, araw ng Martes. Si Nesty Petesio ang kauna-unahang Pilipina na nagwagi na may medalya sa larangan ng boxing. Ito ang pangatlong silver medal sa Olympic boxing at ika-anim sa buong Olympic competition. Dahil sa kanyang pagwagi, makakakuha si Nesty Petesio na may insentibo mula sa National Government, Mega World Corporation, Ovialand, MVP Sports Foundation, Air Asia, Philippine Airlines, San Miguel Corporation at kay Deputy Speaker Mikey Romero. John Ronald Guarin, Kalibo Cable News. Para sa ating good news, sinigang tinaguri ang world best vegetable soap. Narito ang ulat ni John Ronald Guarin. Isa na namang matagumpay na pagkilala sa pagkaing Pinoy ang ibinigay sa Pilipinas dahil sa Pinoy favorite na sinigang. Ayon sa isang international food database na Taste Atlas, tinagurian ang sinigang bilang world's best vegetable soup na may rating na 4.8 stars out of 5 na ibinoto ng mga culinary professionals at mga food experts sa buong mundo sa rason na hindi lamang masarap kundi maraming vitamina at sustansya ang makukuha sa sinigang tulad lamang ng riboflavin or vitamin B2 at thiamine o vitamin B1 na kumoconvert sa carbohydrates bilang enerhiya sa ating katawan. Vitamin C na nagpapanatili ng malakas na resistensya at calcium na nagpapalakas ng buto. Kasama sa best category na may 4.5 rating pataas ang mga pagkain mula sa Turkey, Lithuania, Latvia, Nigeria, Italy at Montenegro. Dahil sa mananam na sabaw dala ng sampalok o bayabas kasama ang karne ng baboy, bangus o hipon at iba pang sangkap na bumubuo sa isang standard na sinigang, tunay nga ang sinigang ay isang importanteng parte sa ating kultura na dapat ipagmalaki at ipreserba dahil sa makasaysayan na kaugnayan nito sa atin bilang isang Pilipino. John Ronald Guarin, Kalibo Cable News. At iyan ang mga nakalap na balita sa linggong ito. Ako po si Randy Nacuspag. Ito ang Kalibo Cable Weekend News. Magandang araw!